ibon na umaatake ng mga agila? Ano kayang ibon nito? Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Ang mga agila na mula sa pamilya ng Accipitridae ang itinuturing na hari ng mga ibon. Ito rin ang sinasabing top predator sa himpapawid, sapagkat halos walang ibang hayop o ibon ang nangangahas na lumaban dito, liban na lamang sa isa na pag-aaralan natin mamaya. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay inanyayahan kitang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell notification para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Salamat! Ang mga agila ay mayroong 60 uri o species, at halos karamihan ay matatagpuan sa kontinente ng Asia, Europe at Africa. Sa labas ng mga lugar na ito ay 14 lamang na lahi ng agila ang matatagpuan: 2 sa North America, 9 sa Central at South America, at 3 naman sa Australia. Ilan lamang sa pinakakilalang uri nito ay ang American Bald Eagle, Harpy Eagle, Steller's Sea Eagle, Golden Eagle, Marshall Eagle, at syempre ang sariling atin na Philippine Eagle. Ang mga agila ay hindi likas na magkakagrupo kapag nangahunting ng mga pagkain. Ito rin ang itinuturing na pinakamalakas na bird of prey o carnivorous bird. Mayroon itong napakatibay na korting hook na tuka na siyang ginagamit nila sa pagpunit sa laman ng kanilang mga biktima. Mayroon din itong malakas na muscle sa hita. Napakalinaw din ang paningin nito, at sinasabing 3 beses na mas malinaw ang paningin nito kaysa sa ating mga tao. Kung kaya naman ay kaya nitong makita ang mga hayop na pwedeng maging pagkain nito kahit sa malayo. Ang mga babaeng agila ay kilalang mas malaki kaysa sa mga lalaking agila. Kadalasang namumugad ito sa ibabaw ng mga matataas na puno at sa gilid ng mga bangin. At kadalasang 2 lang kung ito ay mga itlog. Subalit, madalas isa lang ang nabubuhay, dahil kasi kapag napisa na ang itlog nito ay pinapatay at kinakain ng mas malaking inakay ang kapatid nito na mas maliit. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit matagal lumami ang lahi nito. Isda ang kadalasang kinakain na karamihan sa mga agila. Subalit, ang iba ay kumakain din ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng ahas, batang usa at kambing. Ang iba naman ay kumakain ng unggoy at maging ng kapwa ibon. Isa sa mga diskarte nito kapag manghuhuli ng makakain tulad ng usa ay dinadakma nila ito gamit ang malakas na hinta at matatalas na kuko. At isa pang paraan nito sa paningin nila ng mga kambing na nasa gilid ng bundok o bangin ay dadakmain ito at hahatakin pababa upang mahulog ito sa iba pang bahagi ng bangin upang mamatay ang kawawang biktima. Maging ang mga ahas ay wala rin panama sa lupit at galing ng mga agila. Ang Philippine Eagle na may scientific name na Pithecopaga jeffreyi at kilala rin bilang monkey eating eagle ay ang isa sa pinakamalaking uri ng agila sa buong mundo. May timbang itong halos 7 kilo at wingspan na 2 metro. Ang Philippine Eagle ay endemic o dito mo lang sa Pilipinas makikita, at kaya nitong mabuhay ng hanggang 30 to 60 years. Sa kasamaang palad ay critically endangered na ang Philippine Eagle, kung kaya naman ay bihirang bihira na itong makita sa wild dahil na rin sa pagkaubos ng mga puno na kanilang tirahan. Kaya naman, maswerte ka na kapag nakakita ka sa personal ng ganitong uri ng ibon. Ang paghuli o pagpatay sa Philippine Eagle ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas, at maaari kang makulong ng hanggang 12 taon at multang aabot sa 1,000,000. Kung kaya naman ay mahalin natin ang ating sariling agila at huwag itong hulihin o patayin. At huwag din natin kalimutan na ito ang ating pambansang ibon. Samantala, kung ang agila ang top predator sa mga ibon, ay nag-iiba naman ang sitwasyon pagkagat ng dilim, sapagkat kahit ang mga agila ay inaatake rin ang ibong ito. Ito ay walang iba kundi ang owl o quago. Maliit man ito kumpara sa mga agila, ay mayroon naman itong pambihirang kakayanan. Mas aktibo ito at mas malinaw ang paningin nito pagdating ng gabi. Ang mga quago ay far-sighted at may napakatalas na pandinig.
Kung kaya naman ay naririnig at nakikita nito ang bibiktimahin kahit na sa malayo. Ang mga balahibo at pakpak nito ay nakadesenyo para sa tahimik na paglipad. Kaya naman halos di ito maririnig ng mga hayop na bibiktimahin ito. Sa video ngang ito ay kitang-kita kung paano atakihin ng kwago ang mga agila na nagpapahinga sa kanilang pugad. Kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama nyo hanggang sa dulo. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat at palagi po kayong mag-iingat.